Alam nga naman po kasi Mr. Baste Duterte na sabihin niyo yung totoo. Sanay naman kayo dyan na palalabasin na positibo ang ginagawa ng pamilya niyo. Kayong mga Duterte. Madalas kayo yung nagmamalinis. Tapos ibabato niyo yung mga ipokrito daw yung mga kongresista. Kayo po ang pilit na pilit yung pagmamalinis niyo. Kasi nga ngayon, siguro kung merong isang pamilya na pinakamalala talaga yung umaalingasaw na baho ngayon, kayo na po yun. Kaya nga minsan iniisip ko paano kaya na-overcome na itong mga ito yung kanilang mga problema na kinakaharap ngayon. Paano kaya nakakatulog si Tambaluslos sa Sara Duterte? Paano kaya nakakatulog din itong si Baste Duterte at Natural Siligong? Isa lang po ang posibleng rason dyan. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Nasanay na kayo sa ganyan sitwasyon. Matibay ang sikmura, wala na kayong kahihiyan. Kaya ayon, kinakaya pa rin. Pero darating talaga sa punto na hindi nyo nakakayan. Natural lamang na positibo ang sasabihin mo kay Digong sa nangyaring investigasyon sa Senado kamakailan. Alangan namang siraan mo ang magulang mo. Pero huwag po kayong pakasigurado sa mga statement nyo na ganito dahil ang publiko po ay hindi naman karamihan ay mga diehard. Hindi naman kasing tanga ng mga diehard, mga DDS na sumusuporta sa inyo, ang majority ng mga Filipinas. Hindi na po. Sabi niya kasi napahiya daw kay Digong yung mga kongresista. Hindi daw kasi yun ang gustong outcome ng mga kongresista. Kung hindi yun ang gustong outcome, bakit hindi na pababalikin si Digong? Bakit si Digong yung nagpupumilit na pahabain yung investigasyon? Kung naalala niyo po, ayaw kang umalis sa session hall. O, kaya natapos na gusto pa ni Digong na magsalita, ang ibig lang sabihin nun, si Digong yung ama niyo po ang hindi pa or hindi nagustuhan ang outcome. Hindi kasi siya nakabawi. Hindi niya o nahimasmasan na lang siya nung patapos na siya pala ay nag-take ng oath at hindi na niya nabawi yung kanyang mga binitawang salita. Sigurado daw siya, sabi na si Baste Duterte, hindi nga daw yun ang gustong outcome na itong mga senators. Pahiya daw sila, yung mga senators. Pahiya talaga sila. Yan yung problema na ng mga diehard na ito. Ano ho, yung normal na sitwasyon, gagawin yung abnormal. Madalas, etong mga Duterte, sa mga Duterte, ang pinakamalaking sisi kung bakit meron tayong mga kababayan na sobrang baliktad ang kaisipan. Yung dapat hangaan ay yung mga kriminal. Yung masama ay yung mga taong tumutulong sa mga kababayan natin. Yung sinisiraan nila ay yung mga taong in times of trouble, like the calamities, mga bagyo, ay naandyan sa ground, tumutulong at nagpapakita sa mga kababayan natin. Yun yung masama sa mata ng mga diehard. At ang mabuti ay yung mga tao na gumagastos ng pera ng taong bayan nang walang accountability, na hindi man lang, 'di ba, alam niyo naman ang nangyayari kay Sara Duterte. Yan ang gusto niyo, yung mga taong ninanakawan tayo, harap-harapan, malala. Eto pa, he wasn't even intimidated daw. Hindi daw na-intimidate etong si Sara, si Digong. Wala kang makitang kaba sa kanya. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Talaga po ba? E kabado-kabado siya, nanginginig pa nga siya eh. Naihi pa nga po etong ama niyo. He knows what he's saying. He doesn't know what he's saying. Or pwede. Kasi he knows what he is saying, ay talagang hindi nagbibiro etong si Digong. Totoo lahat pala ang sinabi kung gano'n. And what he is doing at the time of the Senate hearing, so that's classic PRRD you have there. I wasn't worried for him. Oo, alam nga namang maging worried ka pa sa kanya when you yourself have so much to worry. Hindi mo na kayang mag-worry pa sa ibang tao. Dahil ikaw mismo, Mr. Baste Duterte, ay sobrang dami na ng mga bagay na dapat mag-worry
Kasi darating na ang pagkakataon na may bagong leader na ang mga Davaoenyo. Matatalo ka sa darating na election. Natural mag-worry ka dyan. Matatalo si Digong sa darating na election. Talagang mag-worry ka dyan. So ulitin ko lang ha, you have so much to worry na hindi mo na kayang mag-worry pa sa ibang tao. Katulad ng ama mo. He wasn't even intimidated daw. Talaga. Yun pala ang ibig sabihin ng hindi intimidated. Yung nangyangatog, nanginginig ang tuhod, gigil na gigil sa galit. Yun po ang intimidated. Huwag niyong baguhin. Napakaraming pagkakataon, napakaraming bagay dito sa ating bansa na gustong baguhin na itong mga diehard. Gustong baluktutin na itong mga diehard. Nakakaya kayo.